May kilala ka bang tao na kung umasta ay akala mo kung sino? Yung tipong nakaangat lang ng kaunti sa buhay ay grabe na kung manglait. Yung titingnan ka mula ulo hanggang paa bago ka kausapin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Halos magsalubong na ang kilay ng dalagang si Queenie nang makita ang resulta ng pagsusulit at naungusan na naman siya ng kaklaseng si Rhea. Hindi niya matanggap na lagi na lang siyang pumapangalawa dito kahit mahirap lamang ang buhay ni Rhea. Galing kasi siya sa may kayang pamilya at sanay na nakukuha ang lahat, kaya naman hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Kahit ano kasing gawin niya ay lagi lang siyang pumapangalawa sa klase. Isang umaga, lihim na ikinatuwa ni Queenie nang malaman na ipinapatawag si Rhea sa opisina ng pamunuan ng eskwelahan dahil hindi pa raw ito nakakabayad ng matrikula. Pasensya na po talaga kayo. Magbabayad naman po talaga ako. Hinihintay ko lang po yung padala ng nanay ko mula sa probinsya. Nagkaroon po kasi sila ng problema roon kaya hindi pa po ako nakakapagbayad, saad ni Rhea. Wala na kaming pakialam sa pinagdadaanan ng iyong pamilya, iha. Halos patong-patong na ang promissory note mo. Ilang beses ka nang nangako sa amin ngunit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabayad. Pinagbigyan ka na nga lang namin kahit na hindi ito kasama sa pulisiya ng paaralan. Kapag nalaman ng iba ito'y baka gayahin ka pa. Kung hindi ka makakabayad ay mabuti pang huwag mo na lang ituloy ang pag-aaral mo, saad naman ng principal. Panay ang pakiusap ng dalaga na muli siyang pagbigyan sa kanyang mga bayarin, ngunit sadyang wala na siyang magagawa pa. Binigyan na lang siya ng ilang araw na palugit upang makapagbayad, kung hindi ay talagang mapipilitan siyang huminto sa pag-aaral. Hindi naman pala kasi kayang mag-aral sa ganitong klase ng paaralan ay nagsusumiksik pa rito. Bakit kasi hindi na lang umuwi doon sa probinsya at doon na lang siya mag-aral? Ang taas ng pangarap, wala naman palang pangpondo. Natatawang saad ni Queenie habang pinariringgan ang kaawa-awang kaklase. Napayuko na lamang sa Rhea. Alam niyang wala ding magagawa kung makikipagtalo pa siya dito. Mas kailangan niyang isipin ngayon kung papaano siya makakapagpatuloy ng pag-aaral. Wala rin kasi siyang aasahan sa kanyang mga magulang sa probinsya, lalo pat nasalanta ng bagyo ang kanilang mga pananim. Kung ako sa iba dyan ay ititigil ko na ang pangangarap. Una pa lang ay mahal na talaga ang kumuha ng kursong nursing. Kailangan talaga ay may pera ka. Akala ata niya ay tulad ng mga gulay sa probinsya na napipitas lang kung saan-saan. Pagpapatawa pa ni Queenie. Ilang araw na lang ang kailangang hintayin ng dalaga at tiyak siyang mapapaalis na ng eskwelahan itong si Rhea. Kung nagkataon ay wala na siyang kalaban sa kanilang klase at siguradong siya na ang mangunguna. Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan na ngang hindi nakapasok si Rhea. Sigurado naman akong walang nakuhang pambayad kayo huminto na lang dyan ng pag-aaral. Kawawang nila lang, walang nagawa ang talino niya sa eskwela, wika pa ni Queenie. Isang araw, habang nasa kotse ay namataan ni Queenie ang dating kaklase na nagtitinda sa tapat ng palengke. Sigurado akong si Rhea yun, saad niya sa sarili. Pinahinto niya ang sasakyan upang puntahan si Rhea, hindi upang tulungan o kumustahin kung hindi upang ipahiya. Pinagpalit mo ang pag-aaral para lang magtinda ng mga ukay-ukay ng mga pantalon? Sumuko ka na talaga, no? Hindi ka na magiging nurse balang araw, saad pa ni Queenie. Pwede bang tigilan mo na ako, Queenie? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ano ngayon kung natitinda ako ng mga ukay-ukay na pantalon? Kung gusto mo ay bumili ka na lang, sambit naman ni Rhea. Pasensya na pero hindi ako nagsusuot ng nagamit na. Nakakaawa ka talaga, Rhea. Sayang at hindi kita makikitang makapagtapos ng pag-aaral. Palagay ko pa naman ay magiging magaling kang nurse. Pero hindi kasing galing ko. Dagdag pa ng mapanlait na dalaga. Tiyak ako na sa muli nating pagkikita ay nurse na ako ng isang pribadong ospital. At ikaw? Hindi ka magiging nurse kahit kailan. Hanggang dyan ka na lang dahil dyan ka naman nababagay. Dagdag pa nito. Iyon na ang huling pagkakataon na nagharap ang dalawa sa loob ng mahabang panahon.
Tuluyan ang nakapagtapos ng pag-aaral si Queenie at naging isang ganap ngang nurse sa isang kilala at respetadong ospital. At dahil ubod ng yabang ang dalaga ay lagi niyang ipinagmamalaki na hindi siya basta nag-apply sa ospital na iyon. Kung hindi, kinuha siya ng pamunuan dahil mataas ang naging pwesto niya sa board exam. Isang araw ay nabalitaan ni Queenie na may bagong doktor mula sa ibang bansa ang magtatrabaho sa naturang ospital. Naisipan niyang magpa-impress dito nang sa gayon ay mas bumango ang kanyang pangalan. Pinaghandaan talaga ni Queenie ang pagdating ng naturang doktor. Habang naghahanda siya ay napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Raya, akalain mo nga naman at dito pa tayo magkikita. Siguro ay sinamahan mo ang amo mo na magpagamot sa ospital na ito, ano? Tanong ni Queenie. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Queenie. Mapanghama ka pa rin hanggang ngayon. Pero para sagutin ko ang tanong mo, hindi. Hindi ako narito dahil sinamahan ko ang amo ko. Ayos na ba ang sagot ko? Nakakatuwa namang makita na isa ka ng ganap na nurse. Wika naman na Rhea. Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon na sa susunod na magkikita tayo ay nurse na ako? At eto na yon. At hindi lang basta nurse, isang magaling na nurse. Ikaw, anong napala mo sa pagtitinda mo ng ukay-ukay? Tama ako, hindi ba? Hindi ka magiging magaling na nurse kahit kailan. Wika naman ni Queenie. Tama ka. Hindi nga ako naging isang nurse. Dahil isa na akong doktor ngayon. Dito ako dinala ng pagtitinda ko sa palengke. Nag-ipon ako para mabayaran ang matrikula ko. Saka ako lumipat sa ibang paaralan kung saan nakakuha ako ng scholarship. Tapos ay mas pinalad at nakapag-aral sa ibang bansa ng medisina. Akala mo ba hihinto ako sa pangarap ko nang dahil lang sasalat kami sa pera? Nagkakamali ka, Queenie. Yun pa ang nagpatibay ng dahilan ko para lalong lumaban sa buhay. Pahayag pa ni Rhea. Maya-maya ay lumapit ang isang doktor kay Rhea at binati ito. Nagulat si Queenie na ipakilala ang dating kaklase. Iyon pala ang mahusay na doktor mula sa ibang bansa na kanilang hinihintay. Naiwan si Queenie ng mag-isang nakatayo habang malugod na sinasalubong ng lahat ang pagdating ni Doc Rhea sa naturang ospital. Muli ay talunan na naman ang pakiramdam ni Queenie laban sa kanyang dating kaklase. Ang mas nakakatuwa pang isipin ay kahit kailan, hindi naman nakikipagkompetensya si Rhea sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.